Annyeong guys, Chef Belgium here. Na-try nyo na ba yung ganitong klaseng scrambled egg? Yung masarsang masarsa siya tapos ang sarap nitong iulam sa kanin. Chinese style tomato egg stir fry nga pala ang tawag dito. Tara gawin natin. At ito na yung ating mga ingredients. Apat na ingredients lang to mga guys. Panoorin nyo hanggang dulo kasi nasa video yung mga ingredients natin. So hiwaan lang natin yung mga kamatis and then i-blanch natin para mas mabilis natin siyang balatan. So importante dito mga guys, dapat hinug na hinug yung ating mga kamatis para mas masarsa siya at saka mas masarap. Huwag tayong gagamit ng medyo manibal pa na kamatis. So bali yung iba, i-chop lang natin siya ng maliliit. Tapos meron din akong malaking tomato dito, hindi ko na ito binalatan pero ikakat natin ito ng pa-slice para naman chunky yung ating scrambled egg. Kagamit ako dito ng 4 eggs, nasa inyo na yan kung gusto nyo pang dagdagan. Lagyan lang natin ng asin yan and then scramble na natin. Lutuin natin itong scrambled egg natin. So guys, dapat soft scrambled egg lang siya ha, yung medyo malambot siya, medyo creamy. Huwag natin i-overcook kasi lutuin pa natin ito mamaya. So ganyan lang, saglit lang, mga 30 seconds ko lang siya niluto. And then mag-chop na rin tayo ng garlic at saka nitong leek. At mag-isa na ulit tayo, ilagay na natin sabay yung ating bawang at saka yung sibuyas. Isutay-sutay lang natin yan hanggang maging translucent at lumabas yung aroma niya. And then isunod na natin yung ating chopped tomatoes. Dapat gisahin natin maigi para magiging mas malasa yung ating kamatis. Diyan kasi lumalabas yung umami ng kamatis kapag nagigisa maigi. And then ilas na natin yung ating sliced tomatoes. Lutuin pa natin siya ng few minutes pa. And then maglagay na tayo ng salt to taste and then black pepper. Maglalagay din ako ng chicken powder para mas masarap. Kung wala kayong chicken powder, lagay na rin kayo ng oyster sauce, pwede na yun. Siyempre, mas masarap kung may chicken powder kayo. And then kapag nag-dry-dry na siya, ilagay natin yung ating water at saka slurry. So, bahala na kayo kung gaano karaming tubig dyan. Yung sakto lang na magiging mas masarsa siya. Tapos lutuin pa natin ito ng mga few minutes pa. Maglalagay na rin tayo dito ng sugar. Pang balance lang doon sa ating tomato. Kasi maaasim yung tomato. And then, bago matapos, ilagay na natin itong itlog. So, lutuin pa natin ito ng few seconds pa. And then, tapos na yan. So, ganyan lang kadali guys. Siguro niluto ko lang ito ng mga 3 minutes lang. Kaya saktong-sakto to sa mga walang masyadong budget na ulam. Ito, pampadami ng ulam. Damihan nyo lang ng kamatis. Siguradong ang sarap nitong i-partner sa kanin. So mga guys, itry nyo na yung ating recipe. And then, kung nagustuhan nyo yung video na to, please pakilike ng video. And then, pakisubscribe na rin sa aking channel. And then, follow nyo rin ako sa aking Facebook page at saka sa aking TikTok, Pinoy Chef Korea. Annyeong mga guys!